Magandang buhay, mga bata! Ang galing, natatandaan pa ang tinurong pagbati ni teacher sa inyo. Ngayon naman, kayo ay tumayo at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain kasama ng aming mga magulang at kapwa mag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta mga bata? Kayo ba ay masaya sa araw na to? At nagagala? Tara, ating kantahin ang Kamusta, Kamusta, Kamusta. Sabayin niyo si teacher sa pagkanta. Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Ngayon naman, kung kahapon ay araw ng Lunes, ano kaya ang araw natin ngayon? Alam niyo ba kung anong araw tayo ngayon? Tama, ngayon ay araw ng Martes. Ngayon naman, kakantahin natin muli ang mga araw sa isang linggo. Handa na ba? Maulan, maulap, o mahangin sa labas. Tara, sabayan si teacher sa pagkanta ng Uri ng Panahon. Handa na ba? Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon. Maaraw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon ka. Nakasabay kay teacher? Maaari bang inmuli kung ano ang napag-aralan natin kahapon?
Ang galing-galing! Mukhang talagang nakikinig kayo kay teacher sa sa pagtuturo niya kahapon at sa mga gawain ginawa natin. Tama, yun yung pagpapakilala sa inyong sarili at mga at kasarian. Ano kasi, ano nga ba ang dalawang uri ng kasarian na napag-aralan natin kahapon? Tama, ang lalaki at babae. At ang paggamit ng mga magagalang na salita sa pagpapakilala sarili, maaari bang sabihin muli? Ang galing-galing, ang po at opo. Ngayon naman, bakit kaya ipinatugtog ni teacher ang kantang inyong napakinggan? At saan nga ba ipinapatugtog yun? Saan natin naririnig yun? Sa anong okasyon natin naririnig yung kantang yun? Ang galing-galing, ipinatutugtog ang kantang yun tuwing mayroong kaarawan. Mga bata, ano nga ba ang kaarawan? Alam nyo ba kung kailan natin ipinagdiriwang ang kaarawan? Ang kaarawan ay ang araw na kayo ay isinilang ng inyong nanay. Yun ang tinatawag nating kaarawan. Napakasaya siguro ni nanay at ni tatay sa araw na yon. Isa sa pinakamasayang araw nila dahil kayo ay sinilang dito sa mundo. Ngayon naman, sino sa inyo ang mayroong kaarawan sa araw na to? Maaari bang magtaas ng kamay? O pumalakpak lahat ng may kaarawan ngayon? Ito lang ito ay pinamagatang kaarawan ko. Ako'y may sasabihin, inyo sanang pakinggan. Bukas, tayo'y magsasaya, bukas ay aking kaarawan. Ang sabi nga ni Lola, 5 taon ka na. Bilangin ang daliri mo, 1, 2, 3, 4, 5. Narinig ba ng maayos ang tula? Mga bata, maaari niyo bang tanungin ang inyong mga magulang kung kailan ang inyong kaarawan? At pagkatapos ninyong tanungin ang inyong mga magulang, ituturo naman sa inyo ni teacher kung paano natin sasabihin ang ating kaarawan. Pakinggan si teacher! At pagkatapos kayo naman. Ang aking kaarawan ay sa, tapos sasabihin ninyo ang buong kaarawan ninyo. Nandoon ang buwan, araw at taon kung kailan kayo ipinanganak. Handa na po ba? Sige nga, pakinggan ni teacher. Kung paano ninyo sasabihin ang inyong kaarawan? Pakiulit nga ang sinabi ni teacher. Ang galing, alam na ninyo ang inyong kaarawan, ang buwan, araw at taon ng inyong kaarawan. Ngayon naman, maaari nyo bang tanungin muli si nanay o si tatay kung ilang taong gulang na nga ba kayo ngayon? Handa na ba? At pagkatapos ninyong tanungin si nanay sa inyong taon, kung ilan na nga ba kayo ngayon, ituturo naman ni teacher kung paano nyo sabihin ang inyong taon. Okay, si teacher muna at pagkatapos kayo naman. Ako ay 28 taong gulang. Ilang taon na nga ba si teacher? Ang galing-galing, 28 gulang. Ngayon naman, maaari ko ba kayong marinig para masabi ninyo o sabihin ang inyong taon kung ilan na nga ba kayo? Uulitin ko. Ako ay pagkatapos sasabihin ang inyong taon, ang bilang ng taon kung ilan na nga ba kayo? Naintindihan po ba? Pakiulit nga.
Mahusay, ang galing-galing naman at nakasunod sa sinabi at narinig kay teacher. Ngayon naman, meron tayong muling gagawin. Handa na ba sa ating gagawin? Excited na ba ang lahat para tingnan o makita kung anong gagawin natin ngayon? Okay. Mayroong ididikit si teacher sa wall. Nakikita ba ang idinikit ni teacher sa wall? Nakikita po ba? Nakikita ba kung ano ang mga kulay ng nasa larawan? Okay, kung nakikita ninyo ang idinikit ni teacher sa wall niya, ito ay isang cake. Sino ba sa inyo ang nakakain na ng cake? Maaari ba magtaas ng kamay? Lahat ng nakatikim o nakakain na ng cake? Okay, ano nga ba ang lasa ng cake? Ito ba ay matamis, maasim, o maalat? Tama, ang cake ay matamis. Kung nakikita ninyo, meron tayong cake sa harapan. Meron siyang tatlong kulay, iba't ibang kulay. Wow, mukhang napakasarap ng cake na to kasi may tatlong kulay tapos meron pa siyang tatlong layer, no? Ang unang kulay ng layer ng cake, kulay, anong kulay? Alam niyo ba kung anong kulay ito? Pula. At ang pangalawa naman, ang galing, asul. At ang pangatlong layer ng cake, dilaw. Meron tayong cake na may tatlong layer na iba-ibang kulay. Bakit nga ba meron tayong cake dito sa harapan? Dito, isusulat natin ang buwan, araw, at taon kung kailan tayo ipinanganak o kailan ang ating kaarawan. Handa na po ba? Kung nahihirapan pa sa pagsusulat, maaari kayong magpatulong kay nanay. Kumuha kayo ng malinis na papel at magguhit ng cake na gusto ninyo. Kung maaari ninyo itong lagyan ng disenyo, kulayan ng iba't ibang kulay, maaari din. At pagkatapos, maaari siyang isulat sa pagkatapos ninyong gumuhit ng cake, maaari ninyong isulat ang inyong kaarawan sa ilalim o sa gitna ng inyong cake. O, si teacher muna, isusulat ko ang aking kaarawan sa cake na aking iginuhit. At pagkatapos kong isinulat ang araw, buwan, at taon ng aking kaarawan, maaari tayong mag-drawing ng kandila. Siyempre, kung meron tayong cake, meron tayong kandila. Minsan, sa mga kandila, merong mga bilang na kandila. Minsan naman, merong mga iba't ibang uri ng kandilang inilalagay nila sa cake. Maaaring tiniisa o yung bilang ng edad mga bata. Ngayon naman, pagkatapos ninyong isulat ang araw ng inyong kaarawan, maaari din kayong gumuhit ng kandila kung ilang taong gulang na kayo. Maaari kayong gumuhit ng 5 kandila, 6 na kandila, o kung ilang taon na kayo. Para mailagay o makita kung ilang taon na nga ba kayo ngayon. O maaari din kayong magdikit
ng ginuhit na kandila, tapos gugupitan at ididikit sa iginuhit na cake. Kagaya ni teacher, meron ako ngayon dito mga ginupit na kandila. Nakikita ba ninyo ang mga kandilang ginupit ni teacher? Maari ba nating bilangin kung ilang kandila meron si teacher? Maari ba nating bilangin? Isa, sabayan si teacher. Dalawa, tatlo, apat, at lima. Meron akong limang kandila dito. Kung kayo ay limang taong gulang, maaari nyong idikit ang limang kandila sa cake na inyong ginuhit. Halimbawa, ito. Ididikit ko ang limang kandila sa cake. Meron akong limang kandilang ididikit. Kung kayo ay limang taon o ilang taong gulang, maaari nyo din gawin ito. Kung kaya gawin ni teacher, mas kaya ninyong gawin. Okay. Mga bata, nakasunod ba sa ipinapagawa ni teacher? Wow, ang galing-galing naman. Alam na alam ni teacher na kaya-kaya ninyong gawin yan kahit na nasa bahay lamang kayo. At ngayon, oras na ng ating kwentuhan. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang daya kong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang daya kong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Natin ngayong araw ay pinamagatang Ang Kaarawan ni Azul. Kwento ni Peniel Joy Antonio. Umagang kay ganda! Sinilip ng magkapatid na Ana at Al ang kanilang asong si Azul. Ngunit mahimbing pa ang tulog nito sa kanyang munting bahay na kulay asul. Tinawag ni nanay ang magkapatid. Mga bata! Dali kayo! Tulungan niyo ako mag-ayos ng mga dadalhing pagkain sa tabing dagat. Wow! Nanay, ang sarap naman po ng mga ito. Ang natatakam na sabi ni Al. Ipinasok na nila sa asul na basket ang mga niluto ni nanay. Ilang sandali pa ay lumabas na si Azul at masiglang tumakbo papunta kina Ana at Al. Waring nagtataka ang munting aso kung saan ang kanilang lakad. Ana, Al, paliguan ninyo na si Azul at pagkatapos ay maligo na rin kayo. Ang bili ni nanay, kaya naman masayang pinaliguan ng mga bata ang kanilang munting si Azul. Handa na ang lahat nang bumusina ang isang asul na sasakyan. Si Tatay! Si Tatay! Ang sigaw ng mga bata. Sumakay na ang lahat sa loob ng sasakyan. Arf! 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 Tahol ni Azul. Tila nagtataka kung saan sila papunta. Sa wakas ay narating na rin nila ang tabing dagat. Namangha ang mga bata sa dagat. Ang ganda naman ang dagat! Kakulay ni Azul! Sabi ni Ana, nagtakbuhan ang mga bata at si Azul sa may buhanginan. Napagod kakalaro ang mga bata at si Azul. Kaya naman, napahiga muna sila sa buhanginan. Ang ganda naman ng langit, kakulay ni Azul. Namamanghang sabi ni Al.
Ilang sandali pa ay tinawag na ng tatay ang mga bata. Patakbong lumapit ang mga bata at si Azul. Ngayon ang araw ng kapanganakan ni Azul, kaya naman mayroon tayong munting salo-salo. Ang sabi ni tatay, sabay-sabay na umawit ang mag-anak. Maligayang kaarawan, Azul! Ang bati nila. Nilabas ng nanay ang handang pansit, manok at kulay asul na cake. Binigyan ng bawat isa ng pinggan at baso na asul rin ang kulay. Siyempre, mayroon din para kay Asul. Isang kainan na kulay asul rin ang kulay. Masayang nagkainan ang mag-anak sa tabi ng dagat. Lahat ay may kwento at lahat ay nagtatawanan. At ito ang kwento ng kaarawan ni Azul. Magaling! Sila ay naghanda ng iba't ibang pagkain tulad ng pansit, manok at cake. Napakaswerte naman ni Azul. Ang dami niyang pagkain at ang daan-daming pagkain hinanda para sa kanyang kaarawan. At huwag mo naman ang mga bagay na nakikita natin tuwing mayroong kaarawan. Maaari mong sabihin kay teacher? Oo, nakapunta na ba kayo sa isang kaarawan o nag-celebrate na ba kayo, nag-iwang na ba kayo ng sarili ng kaarawan? Pinagdiriwang ba kayo ng inyong mga magulang? O kung nakita ng mabuti o napakinggan ng maayos ang ating kwento, ano ang mga bagay na makikita natin sa kaarawan ni Azul? Tama! Ano pa? Ano ba makikita natin sa kaarawan? Mga bagay na makikita natin. Party hats? Ano pa? Tama, meron din lobo. Tuwing kaarawan, merong iba't ibang bagay na makikita tayo o iba't ibang pagkain na pwede nating tikman tuwing nagdiriwang tayo ng kaarawan. At doon, at pagkatapos nating marinig ang kwento ng kaarawan ni Azul, ngayon naman, handa na ba kayo mga bata sa ating gagawin? Excited na ba kayo sa ating gagawin ngayon? Kung kanina, gumuhit tayo ng cake, at gumuhit din ng kandila kung ilang taong gulang na kayo, ngayon naman, meron tayong kapanapanabik na gagawin sa araw na to. Handa na po ba? Kung handa na, maaari bang sabihin, handang-handa na po. Pakiulit nga. Mga bata, handa na ba sa ating pangalawang gagawin? At kung handa na, at excited na sa ating gagawin, narito ang mga kagamitan sa ating gagawin. Ano nga ba ang ating gagawin ngayon? Tayo ay gagawa ng birthday cake design gamit ang iba't ibang mga kagamitan. Narito ang ating mga kagamitan. Una, kailangan natin ng clay upang makapagmolde tayo ng isang cake. O makagawa tayo ng hugis bilog na kamukha ng cake para ito ang ating dedesenyahan. Kailanganin din natin ng straw na magsisilbing kandila sa bilang ng inyong taon. At kakailanganin din natin ng sequins, beads o iba't iba pang mga palamuti.
para sa ating paraan ng pagpapagawa ng birthday cake design, kailangan natin ng clay. Maaari kayong gumamit ng iba't ibang kulay na clay. Maaaring dilaw, pula, o asul katulad ng inyong pinupit na clay na cake kanina. Mumoldihan natin ito ng bilog na hugis upang magmukha talagang cake at madesenyohan natin ng maayos. Ngayon, mayroon na akong hugis bilog na clay. Gusto ko din gumamit ng pula clay upang mas magandang tignan ito at makulay ang aking cake na gagawin. Maaari ko ding pagsamahin ang dalawang kulay. Ang clay na may hugis bilog. Nakikita nyo ba mga bata? Ang clay na minoldihan ni teacher. At gusto ko din gumamit ng isa pang kulay. Maaari kayong gumamit ng iba't ibang kulay. Okay naman, kulay asul na clay ang aking mumoldihan na may hugis bilog gamit ang aking dalawang kamay. Maaari ko rin itong isama o ipagdikit sa dalawang kulay. Nakikita ba ninyo? Nakikita ba kung gaano kaganda kapag nilagyan ng iba't ibang kulay? Kung wala naman kayong iba't ibang kulay na clay, paari din ang isang kulay. Ngayon naman, pagkatapos kong pagdikitin o ipagsama ang iba't ibang kulay na clay na may hugis bilog, pagkatapos naman natin moldehan ng hugis bilog ang ating clay, lalagyan naman natin na palamuti gamit ang sequins, beads, o kahit anong palamuti na pwede nyong ilagay sa inyong birthday cake design. Ito, lalagyan ko ng bulaklak upang lalong mapaganda. Lalagyan ko ng bituin, beads, at kahit anong palamuti upang ito ay magmukhang kaakit-akit at maganda ulit. At gagamitin natin ang straw na ito na magsisilbing kandila o bilang ng inyong taon. Paari natin ilagay sa itaas ng clay at itusok ito. Ito ang magsisilbing kandila ng inyong clay. Cake. Clay cake design. Narito ang aking ginawa. Nakikita niyo ba mga bata? Maaari niyo din itong gupitin upang hindi gaanong mahaba ang mga straw natin. Maaari din ninyong lagyan ng iba't ibang palamuti o disenyo upang maging kaakit-akit at maganda ang inyong birthday cake design. Nakasunod ba sa ginawa ni teacher? Sa ating pagkatapos na gawain, maaari tayong tumayo muli at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay niyo ito sa amin. Kami ay nakatapos at natuto sa aming mga gawain, Panginoon.
Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.